Hello, hello, hello. Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome sa ating channel. At bago tayo magpatuloy, paghingi na isang like and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga bagong upload natin. Okay, so our topic is about how to convert metric units using conversion factors. Okay, so ito yung mga units of conversion factors. 1 centimeter, that is equal to 10 millimeters. 1 decimeter, that is equal to 10 centimeters. 1 meter, that is 100 centimeters. And 1 meter, that is 10 decimeters. And 1 kilometer, that is equal to 1,000 meters. And 1 meter, that is equal to 1,000 millimeters. Okay, so let's have example number 1. Convert 7 centimeters to millimeters. So, gagawin natin millimeters itong 7 centimeters. Okay, so kopyahin muna natin yung 7 cm or centimeters. Multiply natin yan sa ating conversion factor. Take note, yung centimeter to millimeters. Okay, so 1 centimeter, that is equal to 10 millimeters. Okay? So, ang gagawin natin dito, yung ilagay natin sa denominator ay dapat the same units ating original na measurement which is centimeters. So, therefore, yung sa denominator is 1 cm, yung sa numerator ay 10 millimeter. Okay? Dapat yung denominator ay the same units ating original na measurement. Okay, so ang gagawin dyan, cancel natin yung cm, cancel ang cm, tapos i-multiply natin yung 7 times 10 millimeter. So, therefore, the answer is 70 millimeter. Okay, so yung 7 centimeters, that is equivalent to 70 millimeters. Okay, so proceed tayo ng number 2. Convert 8 meters to centimeters. So, gagawin nating centimeters yung 8 meters. Okay? So, 8 meters, multiply natin yan sa ating conversion na meter to centimeter. Okay? So, take note, yung meter to centimeter, yung 1 meter, so that is equivalent to 100 centimeter. Okay? So, again, yung denominator natin dito ay dapat the same unit sa ating original na measurement, which is meter. So, this is 1 meter sa denominator. Ang numerator naman ay 100 centimeter. Then, i-cancel natin yung M or meter. So, i-multiply natin si 8 times 100 centimeter. So, that is equal to 800 centimeters. So, yung 8 meters pala ay equal siya sa 800 centimeters. Okay, so next, number 3 example. Convert natin yung 9,000 meters to kilometer. Okay, so 9,000 meters, convert natin into kilometers. So multiply natin yan sa ating conversion. So take note, yung 1 kilometer, ang 1 kilometer natin ay equal siya sa 1,000 meters. Okay? So, ang ilagay natin dito sa denominator, dapat the same unit sa ating original na measurement, which is meter. So, therefore, sa denominator ay 1,000 meters. Tapos, ang ilagay natin sa numerator ay yung 1 kilometer. Okay? So, i-cancel natin yung M, yung meters. So, multiply natin yan, 9,000 times 1, that is 9,000 km, di ba? Or kilometer over, di ba merong over 1 yan dito? So, 1 times 1,000 is 1,000. So, i-divide natin yan. So, cancel lang natin yung tatlong zero. So, that's equal to 9. Or 9 divided by 1 is 9. So, 9 kilometers. So, yung 9,000 meters, that is equal to 9 kilometer. Or pwede mo ring pag divide natin yan o pag multiply natin 9,000 meter, multiply natin yan sa 1,000, di ba?
So, 1 km. Cancel mo na ang tatlong zero dyan. Okay, tatlong zero. So, 9 times 1 km. So, that is equal to 9 km. So, nasa sa'yo na yan kung anong gagamitin mo. Next, number 4. So, convert natin ito. 2.5 meters to millimeter. So, gagawin natin millimeter yung 2.5 meter. So, this is 2.5 meter. Multiply natin sa ating conversion na meter to millimeter. So, yung meter to millimeter, so, yung 1 meter, ang equivalent niya sa millimeter ay 1,000 millimeter. Okay, so, yung denominator natin, huwag kalimutan na dapat the same unit sa ating original na measurement, which is meter. So, 1 meter, yung sa denominator, sa numerator naman ay 1,000 millimeter. So, i-cancel natin yung M. Okay, so, i-multiply natin ito, si 2.5 times 1,000. So, that is 2,000. Erase ko lang ha, ayusin ko lang. That is equal to 2,500 millimeter. Okay, so, next tayo. Yung 2.5 meter ay equal sa 2,500 millimeter. So, next number 5. So, convert natin si 2 kilometers to meters. So, 2 km, okay, or 2 kilometers, multiply natin sa ating conversion na kilometer to meter. So, yung kilometer to meter, so, in 1 kilometer, that is equal to 1,000 meter. Okay? So, again, yung denominator natin, dapat ang, ay, the same unit sila sa original na measurement na kilometer. So, therefore, 1 km dito sa numerator ay 1,000 meter. Okay? So, cancel natin yung kilometer at saka yung 1 kilometer, yung kilometer. So, multiply natin yan, 2 times 1,000, so that is 2,000 meter. Okay, so next tayo, yung number 6, number 7, at number 8. Pakisagot na lang sa ating comment section. Number 6, 8 meters to millimeter, convert nyo yan. Number 7, convert nyo yung 6.5 meter to centimeter. Number 8, convert yung 5 meters to decimeter. Meron pa yata itong number 9 at saka 10. Number 9 is convert 3.5 decimeter to centimeter. So, number 10, convert 25 centimeter to millimeter. Okay, pakicomment na lang sa comment section. At again, maraming salamat sa panonood at pakikinig. At sa hindi pa nakasubscribe, pakisubscribe na lang at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga bagong upload natin. At paki-follow na rin sa ating Facebook page, Sir Ariel Matt Review. Okay, so maraming salamat and God bless.